it's Lian. And Liza. So, for today's video, nito kami sa car kasi alis kami today. Today is Saturday and the time is 4:31 PM. And ganyan lang kami lumabas, as in labas na hindi mag-grocery or gagawa ng errands. So, ngayon, pero yung labas namin is hindi kami lalabas ng car. Safe pa din naman to, guys. Safe pa safe din pa to. Din siya. Tsaka hindi lang papayag si mami kung lalabas kami ng car. Oo, yung papayag so, yun. Ano, ang gagawin namin for today is SM Cinema Drive-In. Ititry namin yon for today. Tumatawa si mami. Bakit kayo tumatawa? Okay. So, dito sila ate, si mami. Mami, say hi. Sa si ate Monique. So, yan. So, pero yan. Mamaya kami, sabihin pa na ba na? Sabihin ko na ba? Ano? I don't wanna go home, even if I'm always on my phone. All these people I don't even know, but I got nowhere to go. And you know I'm always fucking broke, it's better than being alone. I don't wanna go. Nights alone, since you don't want me, you said maybe. Hi guys, so ngayon update, nandito na kami ngayon sa MOA. And then ngayon, bumibili na kami ng food, nagtitakeout na kami. Sa Hot Star kami bumili. Okay, so ang time ng movie namin is 6:45 and ang time na is ngayon 5:15. So, So ngayon hinihintay lang namin yung food na bibili namin. Bago kami pumunta ng concert. Pero yung drive-in may kasama na yung food na popcorn and hotdog sandwich. So yun lang. There you go. So, nakuha na namin yung Hot Star. Kalahati ko na yung order ko. Tapos, hindi pa nagsistart yung movie. Nandito na kami sa drive-in cinema. Hindi nyo kasi makita, pero ayun na yung dilim. Tapos umuulan. As in, sobrang lakas. Kaya na kasi ambon pa lang. Pero ngayon, sobrang lakas na. So, di namin sure kung tuloy pa ba to or ika-cancel. Pero sabi kasi, if umulan daw, ika-cancel daw yung movie and then refund. Pero ngayon, nagpapapasok pa rin sila ng car. Pero wala pa pinapakitang trailers. Mga bali, ang oras is 6:05 na and yung start 6:45. So, baka antay nila tumila. If hindi siguro tumila, cancel na. So, sayo na yun po namin. Pero masarap okay. Naman yung Hot Star. Yes. So yan, dito yan. Kami nag... So, ngayon, dito kami nagkukuha kaming ticket. Ay, papasok na kami. Mm-mm. So, nakapila kaya na kami. Kaya ba mapakita? Hindi kasi kaya mapakita. So, ito yung dinner namin. Hot Star! Tapos yung in-order, yan. Yan yung akin kalahati na, guys. Yan. So, yung in-order ko, teriyaki, kay Lian. Barbecue. Okay. Mami, say hi. Hi. Tas ng ating inay. Okay, so yan, meeting na lang kami. Roll out of bed. Call a friend. He said, are you okay? It's been like a month. I don't wanna go out to the west side. Gotta forget about the best nights. Talking to a bunch of girls I don't like. So yan guys, ito yung pwesto namin. Nandito kami sa medyo gilid na siya kung makikita nyo. Ayan. Pero parang, maganda pa rin kasi oo, malaki naman nasa likod na kami eh. Sa camera, mukhang maliit yung skin pero pag in person, malaki na siya. So yun. So guys, yun nga, nakapasok na kami dito sa loob ng cinema and nakapark na kami. Tapos ngayon nag-iitin na lang kami mag-start yung movie. So ngayon as in umuulan nang malakas. Pero So ngayon nga umuulan nang malakas talaga kanina as in malakas pero ngayon parang ambon-ambon na lang. And tinanong namin kung ika-cancel ba or hindi. So sabi nila tuloy pa din daw kahit umuulan. So yun tapos, lang malas na. Papakita namin sa inyo yung mga binigay. So ito yung una nilang binigay. Yung ito, QR code siya. And may kasama ng paper. For contact tracing. So, it's either sasagot ka sa paper or mag-QR code lang. So, we suggest na QR code lang para less contact. Tapos, nandito din yung menu if gusto nyo umorder. Pero, may free food na. So, ito, pakita ko sa inyo yung free food. So, yan. So, ang naman... So, ayan yung free food. So, ang naman niya is popcorn and then may hotdog. Hotdog tapos, yan. So, yun naman ang free food is hot dog, popcorn, and then may dalawang water bottle na free. So, yun lang naman. Okay, so para marinig yung sounds ng movie, pupunta ka sa radio,
na frequency na 88.5. So, yun. Diba? So, yan si Lian. Sinasagot niya yung contact tracing. Direction. This is a songwriter. He writes a song. Ah! Tumilang na din yung ulan, guys. And sung by sun. So, guys, time check. The time is 8:50 na ng gabi. And ngayon... Nakatapos na ng movie. So, ngayon, ano, palabas na kami ng concert grounds. And nakalabas na tayo ng concert ay, nakalabas na pala kami ng concert grounds. Pauwi na kami. So, tomorrow na lang namin kayo update kung ano ba yung experience namin sa drive-in. Next experience. Hey, guys! It's the next day. So, kahapon nga, kagabi nga kami, nag-drive-in cinema kami. So, for today, sabihin na namin yung mga thoughts namin about dun sa drive-in cinema. So, first is, nag-book kami ng tickets online lang yung book ng tickets. Pag-book ng tickets sa drive-in. And, magpapakita lang kami ng clip kung ano nangyari. Basta nung time na yon, ang mga movie na papakita is, for this week is Greenland, tapos yung mga the next na is mga nakakatakot, and yung sa November 1 masistart yung Train horror. To Busan 2. Pero so, horror na siya after ng, kasi yung nanood kami October 24. So, yun na yung last day ng showing ng Greenland. Tapos after ng, so yung today, October 25, ang alam namin, ang isa-show na is puro horror na since Halloween. And then, starting November 1, yung Train to Busan 2. Yun nga pala, dapat kasi manonood kami last week. But, nung chinect namin siya, wala pang showing. On break siya. So, yun, hindi namin sure kung after November 1, meron pang showing. Basta or check na lang sa website nila. Yun. So, yun naman, yung pag-book naman ng tickets is same lang naman sa pag-book mo sa normal na cinema. So, meron siyang seating. Pero, pag nag-book ka, depende siya sa car na dadalhin mo. Kung sedan ba, pick-up, van. Magpapakita sa screen. So, yung mga pipili options. Pipili ka sa options na yun kung anong car na dadalhin mo. Pero yung pick-up, wala siya dun sa choices kasi considered siya as dun sa SUV and or van na category. Which is sa pinakalikod. So, yung arrangement ng drive-in cinema, makikita niyo dun sa website. Makikita niyo sa websites pag nag-book kayo ng ticket. So, from maliliit na cars, patangkad hanggat sa patangkad na patangkad na car. So, pagdating mo nga doon, naka-reserve ka na nga lang ticket mo for that lane, pero free seating pa din. So, first come, first serve siya. So, pag una ka dumating, pero pag una ka dumating doon, ilalagay ka nila sa gitna, tapos hanggat sa left, right. So, after makabili ticket, syempre pupunta ka na sa MOA. So, yun nga, we advise sa concert ground siya, guys. We advise na punta kayo ng maaga since first come, first serve. So, pagpunta mo doon sa concert grounds, meron pipila ka, makikita niyo naman yun sa clip, pag insert ka mo ng clip. So, yun, pipila ka, tapos, so, pagpasok mo doon, makikita kang first 10, tapos, may mag-scan ang temperature nyo. Tapos, need nyo i-take note doon, kasi kailangan sa contact tracing. So, pagpasok nyo doon, yun, ano, temperature, tapos, papakita nyo lang yung ticket nyo sa phone. Wala kayong kailangan i-print. Sa phone lang lahat. Tapos yun, papakita nyo lang yun. Tapos bibigay sila sa inyong food stub and yung ticket. So, tapos, after nun, mag-drive ka ulit. Tapos mag-stop, papastop ka ulit. Kasi bibigay na, sa second tent, bibigay na sa inyo yung food. Tapos, dapat i-keep nyo yung food stub. Kasi kailangan nila ko. So, may papakita din sila sa inyong mga paper. Tapos, may ibibigay sila sa inyong paper na nakalagay sa ziplock. So, doon sa side na yun, may menu. And then sa other side is yung QR code for contact tracing. So yun nga, may free food ka na, pero pwede ka pa din mag-order if you want. So mag-raise ka lang ng hand and then may lalapit sa inyong... Ano ba tawag yun? So may lalapit sa inyong staff. Okay, so yung screen naman, pagdating sa screen nung movie, hindi naman siya sobrang liit. As in, sakto lang naman siya for us, para sa amin. As in, sakto lang siya kahit sobrang layo mo or kahit sa gilid ka. Makikita mo pa din kasi i-advise ka naman ng staff na pwede nyo i-park yung car nyo ng paslan para nakaharap kayo dun sa screen kahit na nasa gilid ka. And then, kung makikita nyo sa camera, mukha siyang maliit. Like, maliit yung screen, yung projector, maliit lang. Pero pag ano ka na in person, malaki na siya for us. So, as in, sakto lang. So, feeling namin, kahit saan ka mapuntang place, makikita nyo pa din naman. Kami kasi sa gilid kami, pero as in, sobrang okay kami doon. Maganda pa din naman yung view.
And then, yung issue lang namin doon sa screen is, kasi parang, nung time na yun, syempre umuulan, so sobrang madilim. So, madilim. So, parang kami, may mga parts doon sa movie na, madilim yung scene, mahirap makita kasi parang hina ng brightness, ganun. Yung audio naman ng movie, para marinig, is, i-connect niyo yung radio niyo sa frequency na ibibigay nila, which is 88.5. And then, marinig niyo na siya sa car niyo. So, maganda if maganda nga yung sound quality ng car niyo kasi maganda. Mukha ka talaga nasa scene. Oo. So, pagdating naman sa car, kami kasi yung strategy. Yung ginawa kasi namin, para maganda yung view lahat namin lahat. As in, lahat fair makakakita. So, ginawa namin, naghiwa-hiwalay kami ng car. So, nangyari, dalawa lang yung tao per car. We suggest na dalawa lang talaga kasi mahirapan manood yung nasa likod kahit na ibaba yung seating nung dalawang nasa harap. Yung seating? Kahit ibaba yung... Ganon. Yung seat. Nung yung dalawang... Seat. Yun nga, mahirap para dun sa passenger na nasa likod kasi... Parang nakaganon siya dun sa screen. Kasi yung kami, diba nung una tatlo kami magkakasama sa car kami nila mami, pwede na naman sabihin dun sa staff na lilipat yung isa. Para dalawa lang sa isang car. Tapos pala, pagdating naman sa movie, pagpipili kayo ng movie or pag mag-drive-in kayo, we suggest na wag yung may subtitles since mahirap magbasa kasi maliit. Kumakain ka sa car, tapos maraming distractions din. And then, baka maliit din kasi yung subtitles. At saka, pagpipili kayo ng movie, pili kayo ng movie na as in yung maganda talaga kasi kami... Para sulit talaga. Sulit talaga yung experience. Kasi kami naman, yung napili namin movie intense siya. So, maganda. Intense siya from the start pa lang. Pero yun nga, last day na siya kahapon nung screening ng Greenland. Iba na yung movies ngayon. So, by the time na i-upload namin to, baka wala ng Greenland dun sa show. Horror na. So, kahapon nga, di ba, pumunta kami dun nang umuulan ng malakas. And then, kami, ina-expect namin na ika-cancel nila yung movie since nakalagay daw, sabi niya, nakalagay daw sa website na if umuulan, ika-cancel daw yung show. Pero nung pumunta kami doon, umuulan, so naghihintay na lang kami na sabihin nila na magka-cancel. Pero pagdating nga namin doon, since late kami, ang dami nang naka-park, naghihintay. So, pumasok pa din kami. Pumila pa din kami, tapos pumasok kami. And then, kami. Kinausap namin yung staff, tinanong namin kung tuloy pa rin. Umuulan nga naman. Mga ano yun, mga 6:05. Mga 6 o'clock pa yun. Eh, yung start pa naman kasi ng movie is 6:45. So, meron pa kami mga 40 minutes to wait kung titila ba yung ulan or hindi. So, luckily, galing talaga. So, yun nga, tumigil yung ulan. As in, sakto, pag start ng movie, as in, nawala yung ulan. As in, ang galing din. Kasi pinagdasal talaga namin. As in, nawala yung ulan. So, yun, swerte kami kasi tumigil yung ulan. Kung hindi titigil yung ulan, baka i-cancel na lang kasi paano yun yung wiper. So yung experience namin doon is masasabi namin super sulit naman para sa amin kasi nga masaya siya as in kasi ngayon lang kami lumabas. Masaya siya kasi as in new experience siya para sa amin. First time namin mag-drive-in and maganda na may experience namin, may free food. Tsaka hindi kasi hindi kami na-expect na as in dapat malaki yung screen. Yung expectation namin kasi mababa lang. So nasulitan kami. So kay kung kaya ka lang nood kayo, huwag kayo mag-expect ng masyado. Pero para sa amin, sulit talaga. Na siya in, para sa bayan. Kahit saan ka pumesto, as in, kahit saan ka pumesto, yung screen maayos pa din. Sila Ate Lou yung naka-pick up sila, so, nasa likod sila, mga nasa F sila. Pero nun, sa gitna sila nalagay kasi nga maaga sila dumating. Nauna sila eh. So, maganda pa rin daw, sabi natin, kahit sobrang layo. Kasi kami naman, nasa gilid kami, maganda pa din siya, nakikita ng maayos. Kasi nga, malaki yung screen. Sa camera, mukha lang talaga maliit yung screen. Pero pag nandun na, malaki talaga. Tapos, meron din naman CR doon sa side. Ayun, yun nga pala isa. May CR doon, pero... We advise na huwag na lang kayo ihi pag nasa labas kayo. Kasi para nga safe since the COVID. So, umihi na kayo before before kayo umalis ng bahay or before mag-start yung movie. Kasi pag lumabas ka din ng car, wala kang maririnig na kahit anong audio. Kasi since lahat. Pagdating naman sa pricing, kami nabili namin yung ticket namin for 400. Tapos may kasama na siyang free food. That's it for the video. So sana guys, nag-enjoy kayo sa video na to and may nakuha kayong insights about sa drive-in cinema. Don't forget to give this video a thumbs up and comment down below if you have any video suggestions. Subscribe to our channel if you haven't and click the notification bell so you get notified whenever we post a new video. And also watch our previous videos if you haven't and hindi kayo masyadong active lately since nga nag-midterms kami and busy kami. Pero mabawi kami, gagawa kami ulit ng new comment challenge. Comment down video suggestions. Wala na kayong comment down below.
if you have video suggestions or challenges that you want us to try. See you in the next one. Bye!